So, low vlog naman tayo. Yung basic facts about the law. So, yung writ of amparo. Okay, so, na-research ko yan. Yung amparo meaning protection. So, kung yung buhay ng isang tao, kalayaan, seguridad, ay nababiolate ng mga hindi makatarungan o unlawful acts. So, pwede kang mag-file ng writ of amparo or writ of protection. Okay? So, yun yun. Pagka natitreaten ka na at yung buhay mo, pati ng mga pamilya mo, mahal mo sa buhay, mag-a-apply kayo ng writ of amparo. Amparo meaning protection. And then, yung habeas corpus. Okay? Sa Philippine history, nung martial law under former President Marcos Sr., sinuspindi yung habeas corpus o yung writ of habeas corpus. So, ano yan? Basically, yun yung nagsasabi kung pwede ka ba, kung lawful ba, justifiable ba, makatarungan ba yung pag-aresto mo sa isang tao. Or yung tama bang ikulong mo siya? Okay? Or, sa madaling sabi, hindi mo siya pwedeng damputin at ikulong kung wala kang basihan na dapat mo siyang ikulong o hulihin. Okay? Yun yung habeas corpus. Kung yung pag-huli mo sa kanya at yung pagkakakulong niya is justified. Ibig sabihin, may warrant. Okay? May warrant of arrest siya, yun. Dahil siya ay nagkasala, siya yung suspect. Pero kung wala, ay hindi pwede. Illegal detention yun. Diba? So, under, kasi sa martial law kasi, state of emergency and rebellion, maiintindihan mo kung bakit. Kasi hindi mo na alam kung sino yung kaaway mo. Kasi, yan din ang ginagamit ng mga masasamang loob, yung habeas corpus na yan kung bakit dapat may warrant yung pagkaka-aresto sa kanila. Di ba? Yan din ang gagamitin kasi nilang depensa at eventually makatakas sa ibang bansa. Kung sa US yan, pahirap pang extradition yan para lang maibalik dito yan. Kung tumakas yan palabas ng Pilipinas, pupunta sa US, extradition ang kailangan yan. So, yan yung yung mga experienced criminals, yan ang ginagamit. So, basically, yung suspension of writ of habeas corpus is warrantless arrest. So, walang warrant yung pagkaka-aresto niya. So, yun lang ibig sabihin. Napag-aaralan nito sa Constitution. Yan yung isa sa mga basic constitutional rights ng bawat Pilipino. By Filipino citizens, by birth or by naturalization. Yung writ of habeas corpus na yan. So, yun yung dapat nating malaman, no? Basically, yun lang yun. No, and then yung prima facie, okay? Prima facie is yung at the first sight, yung unang kita mo pa lang, parang, oy, meron, may crime, may something, pero it remains to be proven. Kasi pwede yung prima facie or the first sight is nagkataon lang or circumstantial. Minsan kasi sinasabi ng mga abogado, pag circumstantial o nagkataon minsan, hindi mo mako-convict yung isang tao kapag circumstantial o nagkataon lang. Kasi kadalasan, yun yung prima facie. Yung at the first sight. Prima facie is at the first sight. So, yun yung magandang nalalaman natin about sa batas. No. Kasi yun na nga, di ba, yung certiorari, kung regular na tao ka, na-dismiss na yan ah. Bakit? Nabuhay pa ulit, napatunayan naman, na-dismiss naman na yan. Wala namang motion for reconsideration yan. O baka mag-certiorari ka.
baka yung Court of Appeals na nag-reverse nung ano ng RTC o yung Regional Trial Court, at yung umakit yan sa Supreme Court, baka yung Supreme Court ang nag-reverse. O, diba? Eh, kasi yun nga yun, kapag hindi natin alam yung mga term na kagaya ng certiorari, yung mga writ of amparo, writ of habeas corpus, yung prima facie, eh hindi talaga tayo, ano talaga tayo, magugulantang, ninervyusin, matatakot, kakabahan. Pero kung alam natin yan, at gusto natin ng clarification, kasi may isang pagtakot na tayo, hindi na tayo makapagtanong ng clear eh. So, nagpaliwanag na sa atin yung lawyer, pero minsan ayaw nating tanggapin dahil out of fear. Minsan, pag pinaliwanagan tayo ng isang abogado o ng isang fiscal, parang sarado na yung utak natin out of fear. Mas pinaninindigan na natin kung ano yung nasa isip natin minsan. So, yun na yung importante, may alam tayo kahit konti. So, yun lang po.